Magandang araw sa inyo mga ka-explore. So today videos, susuungin natin, explore natin kung paano paggawa ng panguryente ito. Diagram number 2. So sa unang videos natin gumawa tayo ng diagram number 1. Ito, diagram number 2. Fish stunner. Diagram number 2. So ito guys, pwede sa tilapia, sa igat, at iba pang uri ng isda yan. Malakas din siya. So, let's start. So ito yung ating battery. Positive, negative. So pupunta siya, lalagyan natin ng switch. Switch or button. So dun tayo sa ating core. So yung core natin guys is yan. So ito guys, yung bilog nito kasi laki na, 5 pesos. So yung haba 6 inches. 6 inches yung haba. Gawa to sa rayos ng bisikleta or rayos ng motor. Yan, pwede siya. Pwede rin gamitin yung welding rod. Yung welding rod, basagin nyo yung pinaka-coated nya. Tapos yun ang gawin nyo pang gitna. Pwede rin tong gawa sa payong. Sa payong pwede, kaso medyo matagal mag-ipon kasi hahanap ka pa ng mga sirang payong. Unlike do sa rayos ng bike o rayos ng motor, bibili ka ng rayos, yon meron ka ng magagamit. So doon tayo sa primary coil. So ito yung primary nya. So ang gagamitin natin dito, ang ginamit ko is number 13. Number 13. Ilang layers ha? Ginawa akong layer dito is 4 layer. So yan, yung dulo niya nandoon sa ano, sa positive. Tapos nagpunta siya sa nagawa ko na ano. Ito pangilalim natin. Yan, pangilalim. Nagpunta siya doon sa pangilalim. Tapos, ito yung pangibabaw. Ano ba yung nakakonect sa pangibabaw? Dito, sa negative. Yan. Tapos, yung susunod na layer natin, yung, ito yung primary natin, no? Primary. Sesya na isulat ko, guys. Ang doktor yan, no? Tapos ito yung secondary natin na wire coil. So ito sa secondary, punta na siya sa stick. So guys, kung napanood nyo yung isa kong diagram, iba to guys, iba yung connection nito. Yan, stick 1. Ito yung stick 2 natin. So yung primary natin, anong number nyan? So guys, dito gumamit ako ng number 20. Number 21 ginamit ko dyan. So kung ayaw nyo ng number 21, gusto nyo mas pino yung andar, gumamit kayo ng number 23. Mas pino yung kuryente nyan. So, mas malakas yan sa tilapia. Pag number 23. Ilang layer ba yan? So, ang ginawa kong layer dyan is 5 layer. Yan. Ano ba yung nasa pagitan ng pangibabaw? Ah, pangibabaw saka sa pangilalim. So, ito yan guys, condenser.
Ito, imagine niyo na lang condenser yan. Ito yung positive port ng condenser. Tapos dito is capacitor. AC cap. So, mostly ginagamit ko yung capacitor ito. Ayan. Ito, nakukuha lang to sa electric pan. Ayan. Ito, binili ko to. Ah, medyo malakas yung ano nito. 6 microfarad. Ito, yung sa electric pan, 2 microfarad lang or 2.5. So, ayan guys. Move tayo dito sa condenser. So, yung positive ng condenser, dahil ito, positive yan. Nagpunta doon. Pangilalim. So, kukonect siya dito sa pangilalim. So, yung negative port niya, pupunta dito. Pupunta siya doon sa pang yung negative yan. Pupunta siya doon sa pang ibabaw kasi negative to. So, yung AC natin, connect na natin. Pupunta siya dito. Ayan. Yun. So, itong AC, kahit magkabaligtad yan, connection yan. Pwedeng ganito. Ayan, nakakonect siya dito. O, pwede naman, ganun. Capacitor. So, yung capacitor, guys, optional. So, kita nyo to. Hindi na ako gumamit ng capacitor, condenser lang. 10 pirasong condenser. Madami. So, yun, guys. So, kung ito, yan, switch. Diba, niligyan ko ng switch to sa isang videos to. Explain ko to kung paano, kung ano yung gamit. So guys, itong switch pwede nyo rin gamitin. Tuturo ko sa inyo kung paano pag ano, setup. So bukod dito sa button natin or switch, maglalagay pa tayo ng isa. Pare, may putol sa dito, di ba? Dito, pwede natin connecta yung switch. Itong switch na to, which is magiging on or off. Ang magiging gamit nito is for emergency. Emergency. Yan guys, siguro naman pag nangungoriente kayo, may kasama kayo. So ituro nyo sa kanya in case magloko tong switch natin or button, kasi minsan nagloloko yan eh, biglang magdidikit. So dire-diretso yung andar. Eh kung yung dalawang stick mo nangangapa ka ng isda doon, so meron siyang option, papatayin niya lang tong switch na to, which nang galing sa battery port going to your aparato. So magiging emergency switch siya. Yan. Eto guys, pwede nyo nga to sa mga baguhan, kasi mostly pagka magaling ka ng mga oriente eh, yung stick nilalagay mo sa, inilalayo mo na siya yun pag nangangapa ka ng isda. Pero yung iba kasi, nandun lang yung stick, mangangapa ng isda. So, mas maganda, mayroon kang emergency switch. So, in case na magloko tong switch natin or button, na isa, na dire-diretso yung andar nung yung pang-oriente, pwede niyang patayin dito sa emergency switch. So, yun guys, dagdag gasos lang, pero meron kang safety. Safety features mo guys. So yun guys, ito, ano yan, contact point. So yan, contact point guys. So medyo marumi na tong ano natin kasi naka-stocks eh. So ito nga, ayan, ginamit ko dito is, pang-ibabo natin is aluminum. Mura lang to. Mga 20 per ruler lang sa mga aluminum shop. So yun guys, yung pangilalim natin, ginamit natin is lagari. Lagaring kahoy. Grinder lang. So guys, sa next video gago, tuturuan kayo paano gumawa ng switch or button, yung pinipindot guys. So yun guys, kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe yung channel, paki-share, tapos kung may katanungan ka, mag-comment ka lang doon sa ibaba. So guys, see you sa next videos natin. Sana maintindihan mo. Please support my channel guys. Thank you.